So okay mga boss, ito na nga pala yung bagong Sniper 155R World GP 68th Anniversary. Makikita nyo po, nagbago yung decals. So ito po yung i-check natin ngayong araw, i-review natin. So gusto ko po, pag nanood kayo dito sa channel ko, kompleto, lahat pati price, pati mga specs, para hindi po sayang yung mga oras natin. So kaya dito lahat, nilalagay ko yung details kasi hindi naman natin na full review yung motor kasi hindi naman natin nabubuksan yung mga ilaw. Tapos hindi na natin napapakinggan yung makina. So okay sana kung napapakinggan natin, nabubuksan natin yung mga ilaw. Pero at least kompleto yung details. Kasi alam ko marami naman nagre-review ng motor. So ito dito gusto ko lahat ng mga information ng motor ay malalaman nyo. So ito na nga yung Sniper 155R. Ayan. Yung bago nilang nilabas. So kulay lang naman po yung nagbago dito. Ayan. Pero lahat po ng specs ilalagay ko pa rin sa ating video. Sasama ko pa din siya. Para dun sa mga hindi pa nakapanood. Kasi may ginawa na rin akong review sa mga Sniper. Pero ito, ito na nga yung bago. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Pag-usapan natin yung specs. Engine type, meron siyang liquid cooled for stroke, SOHC at 4 valve. Cylinder naman, meron siyang single cylinder. Sa displacement naman, meron siyang 155cc. Ang bore and stroke naman niya ay 58.0 by 58.7 mm. Ang compression ratio naman po niya is 10.5:1. Maximum horsepower of 13.2 kilowatts at 9,500 rpm. And maximum torque of 14.4 newton meter at 8,000 rpm. Starting system po is electric start only. Ang engine oil capacity naman niya, meron siyang 1.10 liters. At fuel system, fuel injection. At transmission type po niya, meron siyang 6-speed. So okay, so check muna natin yung mga makikita natin sa harap. Ayan, makikita natin yung white. Then may combination na yellow. Tapos black. Tapos nandito po yung kanilang emblem na yun. World GP State Anniversary. Nandyan. Tapos, mapapansin dito po natin. So, pansinin naman yung red niya na front fender. Ayan. Then, ang kanyang mags na gold na makintab. Glossy po siya. Unlike dun sa yung Aerox, yung napansin ko na nakaraan, binidyoan ko. Medyo matte. Pero ito, makintab siya. So, bumagay siya kasi makintab yung mga yung ano neto, yung kaha. Tapos combination pa rin ng mga black. And tapos meron ditong gold na logo ni Yamaha. So, shawl, diba? Ayan. So, may papansin pa rin natin yung caliper na dual piston. And tapos pansin din natin na medyo malaki yung kanyang disc plate or disc rotor. And tapos busina nandito sa ilalim. So ito, mapapansin natin dito yung park light nya, LED yung pinaka, parang ito yung pinaka maporma para sa akin dito eh. Diba? Maganda nya tingnan. Pati yung mukha niya na masungit. Ayan. So, headlight LED. So, mas okay kasi mas maliwanag. Mas visible yung daan. Mas safe. So, ayan. Sa side naman, medyo masikip pesto natin. Kaya, dito lang makikita natin. Ayan, meron ditong logo. Gold. Tapos, Yamaha World GP 68th Anniversary. Tapos, ito yung signal light. So, signal light po niya, ordinary. Ayan, dito nakapesto. Ito na yung uso ngayon, dito pinipesto yung mga signal light. Okay, so, yun yung mapapansin natin sa harap. Punta naman tayo dito, banda. Dito tayo, banda, sa side. Okay, katulad ng nakita natin kanina doon, ganun pa rin makikita nyo dito. Tapos, EBA,
Okay, BPA siya. Then, shifter. Ito yung style ng shifter niya. Tapos, wala siyang kickstart. Okay, wala siyang kickstarter. Push start lang po meron si Sniper 155R. Yung gulong niya sa harap, check po natin yung gulong sa harap. Meron siyang 9080x17. So, balik tayo dito sa side. So, ito, lever niya black. Sun grip, black din. Clutch lever, black din. Tapos, engine, color black. Tapos, ito yung footrest. Okay. Color black. So, maganda siya tignan. Maganda sa mata. Black and white. Tapos, may red. Dahil nakikita na rin natin dito yung upuan. Ito yung kanyang upuan. So, may design. Tapos malambot siya. Then, hindi na siya ganun kakapal. No? Kasi yung iba pina-flat seat. Pero ito, flat na siya. Hindi mo na siya alam patabasan ka. Makikita natin dito yung keyless. And yung ignition niya is keyless. Then ito may mga button dito para sa upuan. Tapos mayroon 12 volt power outlet. Ayan. So hindi na tayo magpapa-install. So may built-in na siya. Panel gauge yan. Digital. Full digital siya. Then nakaiwalay pa rin yung mga switch. Ayan. So sa switch, sa left side may pass light. Didiin mo lang to. Tapos ito yung low and high beam. Signal light, then busina. Tapos dito naman, may kill switch. May hazard na. Ayan. Then push start. Dito tayo banda. Ayan, ang ganda talaga ng kanyang mags. Ito yung maporma dito. Sprocket niya mga boss. Ayan. Makapal yung sprocket. Ayan. Tapos malalaki rin yung kadena. Tapos dito, signal light, ordinary. Tail light, LED. Ayan. Tapos may reflector dito. So ito yung kinuha sa R1 na tail light. Sniper R. Ayan, may makikita tayo dito. So mas pogi lang talaga to kasi nga pinaganda nila yung decals pati yung mga mugs ni Bana. Tapos sa gulong naman ayan 120x70x70 naman yung likod. Ayan, malapad. Tapos ang bali ano na siya IRC ayan Japan. Ayan yung mga stock na brand ng gulong. Okay, so ang linis po tignan niya, then may yellow na shock. Linis niya tignan. Sa muffler, wala namang pinagbago. Ito, ayan, pares lang. Pares lang naman muffler. Ayan, may alloy na tip dito. Then black. Tapos, syempre, brake pedal. Disc brake. Ayan, disc brake na. Nissin na yung brand niya ng caliper dito. Hindi siya makita dahil nakaharang yung muffler. Pogi naman na sniper. Bagong sniper nila. Ayan. So wait lang sa price. Dahil masigip. Bago natin sabihin yung price, ito yung ibang information na meron si Sniper 155R. Ignition system, meron po siyang TCI or transistor controlled ignition. Sa battery po, meron po siyang GTZ5S. Overall dimension, meron po siyang 1975x665mm x 1085mm. Seat height, meron po siyang 795mm. Samantalang sa wheelbase, meron naman po siyang 1290mm. Minimum ground clearance of 150mm. Weight
meron po siyang 121 kilograms. So, ibig sabihin po, naka full tank and meron na rin pong engine oil yun. Sa fuel tank capacity, meron po siyang 5.4 liters. Okay, ito yung price niya mga boss. And wala silang di pa, wala pa silang price sa cash. Installment lang po itong papakita ko sa inyo. And down payment 17,000 plus registration na po yun. Then 3 years 5,704. 2 years naman is 7,304. 1 year 12,103. Lahat po yun may rebate ng 200. Okay. Tapos kung may iba pa po kayong mga katanungan, alam ko sa inyo may mga magtatanong dyan about dito sa sniper na to. Lalagay ko po yung number nila dyan sa screen. Contact nyo na lang po yan kung may mga gustong mag-inquire or gustong may mga katanungan about dito sa motor. Ayan. Contact nyo na lang po yung nakikita nyo yung number sa screen natin. Diba? Inquire na lang po kayo mga boss kasi mag-isa lang po ito dito. Yan. Yung kanilang sniper na bagong labas. So okay mga boss, ganito na lang po yung ating vlog. At again, thank you po dito sa Motor Trade Yama sa Pangpare Branch. Sa pag-bike po na, i-vlog po natin yung kanilang motor. So punta na po kayo dito mga boss. Nandito po itong bagong sniper. So yun mga boss, kung may request pa kayo, comment down below lang sa mga motor na gusto nyong malaman yung mga details, specs, pati mga price. Tulungan ko po kayo na maliwanag sa inyo. Explain ko sa inyo yung mga features na meron yung motor na gusto nyong... Again, maraming salamat pa din sa lahat ng mga nakasuporta sa channel natin. Tapos, huwag nyo rin po kalimutan i-follow yung ating Facebook page. So, minsan po nag-upload po ako dun ng mga diagram. At nag-update din po doon. Kaya, huwag niyo po kalimutan yung i-follow. Then, paki-subscribe na rin po mga boss yung aking pangalawang channel, Motorrad PH. So, nasa description box po natin yung link para po makasubscribe kayo. Na doon po nag-upload ako doon ng mga motor, pero hindi ko siya ini-explain. Yan like dito sa channel natin, Nanpro. Dito ko siya ini-explain. Okay. Doon, makikita nyo lang yung motor. Kumbaga, sa mga gusto lang, mahilig lang sa mga motor, malaman yung mga bagong labas. Doon ko siya ina-upload. Kasi hindi ko naman lahat yan may explain sa isang araw. Meron lang akong isa o dalawang motor na i-review. Okay. So, okay mga boss. Maraming salamat ulit.